The provincial government of Northern Samar continues to seek the improvement of the overall quality of life of its people through the programs focused on human development and poverty alleviation. As one of four in the cluster approach to development planning, the Human Development and Poverty Alleviation Cluster aims at translating the gains of good governance into prompt and substantial benefits that will empower the poor and the marginalized sector. The Human Development and Poverty Alleviation Cluster is an arm of our province to ensure that the essential services are provided to the people to uplift and improve the quality of life. Kung titingnan natin ng mabuti, meron tayong apat na subclusters na titingnan. Ito yung social protection, livelihood and employment, education and youth, and health and nutrition. Ang layunin ng cluster na ito ay mapababa ang kahirapan ng ating lalawigan. At higit sa lahat, mapapataas ang antas ng pamumuhay ng mga tao. Kaya dito dapat mapagtulungan ng bawat opisina ang kanilang mandato para matulungan ang ating mga kababayan. Under the Social Protection Subcluster, the Provincial Social Welfare and Development Office takes the lead in empowering the community by extending social services to the poor and the vulnerable people in the province. Sa PSWDO, regular naman ang programs na binibigay. Like una, mga priority programs natin, we have the residential-based services for children who are abandoned, neglected, abused, and exploited. So ito yung tinatawag natin na Lingap Center. Okay. And then, we also have another residential center. Ito naman yung residential-based services natin for former rebels. So ito yung mga kapatid natin ng dating NPA na nagbalik sa gobyerno. So para matulungan natin sila, meron tayong mga sessions and assistance na binibigay sa kanila. So while processing yung kanilang assistance, nandito sila sa ating Darangpan Center. So dyan natin sila pinaprocess para ma-ready natin yung kanilang pagbalik sa community. And apart from that, ongoing pa rin yung ating social welfare and development services. So ito yung mga programa para sa mga vulnerable, marginalized, and disadvantaged sectors. So meron tayo child and youth welfare program, women welfare program, the program for solo parents, for senior citizens, for persons with disability. Continuous pa rin ang ating emergency assistance program. Dito pumapasok in times of disaster, so dito pumapasok yung relief response and other psychosocial services na pwede nating ibigay doon sa mga affected individuals. And one more thing, under the emergency assistance, nandyan yung ating crisis intervention unit. So ito yung mga form of assistance like medical and burial assistance na tinutulong naman natin sa mga kababayan natin na in crisis situation. The PSWDO is also the lead implementer of one of the flagship programs of Governor Edwin Angchuan, the Kauswagan Caravan, where the provincial government and other national line agencies bring their services directly to the far-flung barangays of the province. Kami sa PSWDO, meron kami mga on-site na magbibigay ng medical, mga assistance in crisis situation sa families na individuals in crisis situation. And then, meron tayo mga information dissemination campaign, usually on the protection of rights and welfare ng mga welfare and ng mga vulnerable sectors. And then the PLDO, meron silang on-site din na training, skills training. And then may mga registration kasi kung sino mga po pwede na ipagpatuloy yung livelihood or skills training na gusto nila. And then si NSPESO, may on-site job application, diba? Or screening. During kasi the Kauswagan, may mga kasama si NSPESO. Minsan meron siyang mga companies na sinasama na lalo na kung naghahanap talaga sila ng mga prospective employees nila. Sumasama sila during the Kauswagan caravan. And then si PDREAMO, of course, yung kanilang advocacy on disaster response, diba?
So anong gagawin kapag may kalamidad? Si legal. So kung may mga legal concerns, pwedeng i-raise during the caravan. So lalapit sa ating mga legal personnel. And then si agriculture, namimigay siya ng mga seedlings, other o pwede mga i-conduct na mga trainings for associations ng mga farmers, fisher folks, so po pwede rin yun on-site. And then, ang provincial veterinary office, so meron sila mga vaccines para sa mga animals, diba? And of course, kasama na rin dyan yung mga information campaign nila, awareness about the program. And of course, nandyan ang ating PHO, NSPH, kasama ng mga doctors tayo. So, meron mga vaccines, free vaccines, may mga vitamins, meron, like from nutrition, meron sila like halimbawa mga samples ng mga complementary feeding na po pwedeng maibigay sa mga bata during the caravan. And in, this is in partnership with our national line agencies. And meron tayo mga NGOs din na natatap. As much as we want pa na hanggat sa kaya pa natin ma-expand para maisama natin lahat na isasama natin sila. We try to reach to as many organizations as possible. With the support of the Sangguniang Panlalawigan as manifested in its ordinances, the provincial government also makes sure that those who care for the people in our communities are given incentives for their hard work. Through Gov. Edwin, naipasa ang ordinance for the provincial child development workers' incentives and benefits. So meron silang incentives na nare-receive from the province. And ang full-blown ng implementation na yan is for this year. So, every child development worker, meron silang marireceive na 6,000 annually, 6,000 pesos. So, augmentation din yan sa binibigay sa kanila ng munisipyo and ng barangay. And of course, we are also on the process of crafting an ordinance naman para ma-ensure din yung security ng ating mga barangay health workers. Finally, Governor Edwin Ong Suan ordered for the hiring of more social workers and personnel to effectively and efficiently deliver social services to the Nortihanons. Thankful ang PSWD kay Gov. Edwin kasi nakita namin yung kanyang support on the hiring of additional personnel para sa PSWD, specifically for social workers. Kasi para ma-ensure na hindi mapag-iwanan ang ibang programa. Kasi hindi naman kakayanin sa dami ng programa na naka-line up, diba, ng mga regular programs. Kung mag-multitasking pa ang mga existing na mga personnel, hindi kakaya kasi mabigat ang trabaho per program. So, and then magkakaiba ang need ng mga sektor. So, dapat meron talagang nakatutok. As health and nutrition sits high among his priorities, Governor Edwin Ong Suan invested much of government resources to enhance delivery of health services in Northern Samar. With regards to the health-related projects, especially hospital projects implemented by Governor Edwin Ong, actually there were at least two notable implementation and even continuous implementation of the program. One of which is the Malasakit, although it started just before Governor Junong went out of office. The continuous implementation and the improvement of the program was done during the administration of Governor Edwin Ong. And second of it is yung the consignment mechanism. It was drawn during the time of Governor Jose Ong. During the initial implementation, it was only medicines, the fastest moving drugs and medicines, but during the time of Governor Edwin Ong, it expanded to the diagnostics, including the laboratory reagents, the x-rays, and even the not so fast moving drugs. So practically, it covers everything that the patient will need during their stay in the hospital. The continuous expansion of the hospital, the turnover of some of the new constructs in the Northern Samar Provincial Hospital had been done during the time of Governor. One of which is the Medical Arts Building. It was started during the time of Governor Seong, but we started operation of it during the time of Governor Edwin Ong. And continuous utilization of the
intensive care unit, circular building was also done during the time of Governor Edwin Ong. And then also the supposedly expansion of the hospital administration building, which is at the front, started during the time of Governor Edwin Ong. The Provincial Health Office is the main arm of the provincial government in ensuring good health and improved nutrition programs and services for all Nortehanons. So, ang Provincial Health Office, ang amon vision is to provide quality health services to the constituent, especially to the marginalized sector of the society. So, ang ano natin, so sa mga indigent gihapon, ano? So, ang Provincial Health Office actually, ang division niya is dalawa. So, yun siya, preventive and curative. So, yung preventive side ng Provincial Health Office, nandiyan yung mga different health programs ng Department of Health na kami ang nagkakascade doon sa local government unit. Tapos yung isang function din ng Provincial Health Office is to manage ba doon sa mga provincial and the district hospital. So, curative aspect yun. So, dalawang function. So, doon sa PHO, so marami siyang mga health programs. Yung mga health programs na yan, actually, galing yan sa Department of Health. So, kami lang dito ang nagkakascade doon sa LGU to see to it, yung mga health programs sa DOH is properly implemented at the different LGU. Northern Samar has shown significant improvement in its TB program, dengue control program, and rabies control program in the past 2 years. Under the environmental sanitation program, access to safe water and sanitary toilet among households has also increased. Due to collaborative efforts among stakeholders, one of its municipalities has recently been awarded under the Zero Open Defecation Program. So, ang awardee namin doon sa Zero Open Defecation is the municipality of Mapanas. Kasi lahat ng barangay nila doon, Zero Open Defecation, COD na siya. Kaya awardee sila. Yung intervention dyan talaga, yung capacity building din ng tao. Na dapat, hindi lang ano, human defecation, pati yung sa animal. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa isang lugar sa Mapanas, sa isang barangay, malinis talaga. Wala kang makikita na kalat-kalat na ano. So, lahat ng household doon, meron talagang toilet. At the same time, meron siya talagang water. Kasi mahirap yung toilet na walang tubig din. So, doon sa 569 barangay natin sa North Samar, 88 barangays doon ang ZOD. So, doon yan sa 13 LGU. Still, the need for more doctors remain a major challenge in addressing health and nutrition concerns of the province. To address this issue, Governor Edwin Ong Chuan instituted the PGNS Medical Scholarship Program. Thankfully, the Provincial Health Office and our Sangguniang Panalawigan were very responsive to our call, which led to the creation of the PGNS Medical Scholarship Program. This will not only assist financially poor but deserving medical students from our province, but will also provide our province with medical practitioners after 5 years or so. So usually, ang problem kasi namin dito sa Northern Samar, so kulang kami ng mga doktor, particular sa mga district hospital. So for example, sa GB Tan, dati noon, tatlo ang doktor, ngayon isa na lang. So sa San Antonio, isa lang ang doktor. Sa Biri, dalawa. So sa Kapol, isa lang. So, halos ng mga district natin, kulang talaga. So yun ang purpose nung medical scholarship. So para yung mga ano natin dito, yung mga constituent natin na gustong mag-take ng medicine, gustong maging doktor, so mag-serve sila doon sa pagka-graduate nila, most probably doon sa mga hospital na kulang mga doktor. Another concern facing our health and nutrition subcluster is high maternal mortality and low immunization rates as compared to national targets. This is why the whole of Human Development and Poverty Alleviation Cluster has identified Northern Samar First 1,000 Days of Life program as one of their priority projects in partnership with the Zuelig Family Foundation. Ang priority program talaga ni GOV ngayon is yung maternal and nutrition, maternal health.
maternal. Kasi because of the UNICEF, di ba, yung first 1,000 days, so nakapokus yan dyan sa dalawa. Kasi pag sinabi mong maternal and child health, nandiyan dyan na yung mga immunization, kasama na yan. Maski yung environmental sanitation, nandiyan dyan na lahat yan. So ipopokus yun sa first 1,000 days. In partnership with the nutrition program kay Ma'am Annabel Barane. Kung ikukumpirar ano, ang kahimtang sa nutrition sa Bugos na kung ikumpirar ta sa ibang region, actually, pasalamat na kagit yan kay Northern Samar, dire na good number one. Unlike sa mga previous years and pagtikang ko sa isang ako position, nga number one good sa ito ang Northern Samar sa malnutrition. Pag-abot sa severely wasted, adi nakit sa number 4 na sa unom nga mga probinsya, adi number 4 nakit. Pag-abot sa stunted, number 4 diwaskit. Kaya ang tututukan sa gobyerno ang stunting. Kung halimbawa, stunted ang bata, hasta na pagdako niya, di rin na siya maging produktibo sa community. Pag-abot naman sa pag-eskwila, di rin na siya mag-upay sa pag-eskwila, kaya di rin maupay ang development sa kanyang bupak. For 2021, ang tinarget natin is the pregnant women and 0 to 2 years old na mga bata. Of course, since holistic ang approach, kasama ang kanilang mga pamilya. So meaning, meron tayong first 1,000 days of life program, pero ang ultimate goal natin is ma-uplift ang living condition ng pamilya ng mga pregnant women at mga batang ito na tinarget natin for the cluster. Okay? So, may mga components siya na mangyayari for next year. Like first, of course, nandyan papasok yung direct health and nutrition services since sa kanila ang baseline. So, doon papasok. And of course, yung ating mga advocacy on health and nutrition services. And then, ang end goal natin is kapag na-uplift natin ang well-being ng families, masasabi natin na we are building resilient communities. So, meaning, doon papasok yung mga support services coming from different departments. Okay, so ibubuhos natin doon yung mga servisyo. Kasi ang assumption natin, once mahirap ka, kasi silang itatarget natin, nandyan halos nag-i-exist yung mga tinatawag natin na mga social inequities. Like, hindi lang yung problema sa malnutrition, may problema yan malamang sa, like halimbawa sa education, sa employment. Ang aim niya kasi para hindi sabog ang implementation. Diba? Hindi tayo magkakanya-kanya. But, it's a convergence of services. As the world scrambles to create a vaccine against the disease, the COVID-19 crisis continues to pose a threat to public health. Despite having a fewer number of confirmed cases than other areas of the country, the provincial government of Northern Samar is taking the fight against the spread of the virus very seriously. The current problem is the coming in talaga ng LSI and ROF. Diba ang sobrang dami na, 4,183. At hindi po lahat ng municipalities are able to quarantine them sa community isolation unit kasi kulang po ang mga facilities nila. Hindi po natin akalain na sobrang daming dadating. So ang iba na sa home isolation pero na-inspect naman po ng DOH, ina-approve nila bago mag-quarantine. So ang problema ngayon is napuno sila. Good thing with the initiative ng provincial governor natin together with the other governor ng ibang provinces within the region, they requested the OCD to stop muna ng pagbalik ng mga LSI at ROF for 14 days, break po tayo. So at least walang papasok. Yung mga nakapasok na po, makukumpleto po nila ang kanilang pagka-quarantine for 14 days at mag-clear na po ulit ang ating mga isolation facilities. What can I say about our behavior, our attitude, Nortehanon attitude with regards to COVID? Very good. Nortehanon became so vigilant na mag-monitor kung sino-sino ang mga contact. So we were able to contain the virus. And that incident made us more aware sa aton mga nakakasama, sa aton surroundings. So kahit na nagsidatingan ng LSI, we already have that behavior na
to prevent the spread of infection sa sarili natin at sa iba pa. And that behavior ang nag-contribute ng kung paano natin nakocontain yung virus ngayon. To further reduce poverty, the provincial government also works on empowering the marginalized sectors of the province by providing livelihood support and employment opportunities to as much of its population. The Provincial Livelihood Development Office is mandated to provide technology promotion and trainings, livelihood, enterprise and institutional development, product development and enhancement, establishment of display area or center for market development. Ang mandato sa PLDO, maghatag kami sin value-adding activities sa mga would-be entrepreneurs. Ito at itong mga digto lang ang mga entrepreneurs nga naglala o mga makilala ka na mga produkto. Diri la diri sa ato, sa local, kundi sa national, na nag-ambisyon sila nga makila ka na produkto sa international market. Training division, gini-develop naman sa ng produkto. Tutduan na mo ang tao, ini mga small-time entrepreneurs or working poor, kung ano ang maupay na rin pangabuhi. Utilizing ini nga sa tubig, nga sa tuna nga produkto. Ikaduha, di rila kami nag-stop doon sa mga value-adding. Gimbubuligan na mo sa insod na mga may business incubation, nga i-develop na mo ang kapabilidad sa entrepreneurs. Ito would be entrepreneurs. Halimbawa, right after the training, tutuan na mo sa how to start a small business. Katapos small, simple bookkeeping, financial literacy, recording. Tutuan na mo sa ang kapabilidad na manera mo i-develop. Tapos ililink na mo sa may market linkage kit permit. By market linkage, diri la sa local market ta sira gin-involve, gindadara na mo sira sa mga national trade fairs. Some of the trainings offered by the PLDO include food processing and handicrafts production, among others. Food processing, ang mga LGUs nagre-request or mga grupo sa mga kabayan, mga association, mag-request sa paghimo. Imbutido, siomay, o kunan, o pwede nira ito pang buhay-buhay la. Amo Food Processing Center didi sa kuan, Food Processing Laboratory, nag-approve si GOB, bubuligan kami ni GOB, i-convert ito into a beef FDA compliant processing center. Ito nga, ini, seagrass, takay, maupay nga ito siya nga, very durable siya nga kuan nga, material para sa native bag. So nag-training kami si Ton Santo panhimo si native bag yung kami gin-invite nga di nga magbubulig lot pag-export. Pag-abot sa National Trade Fair, anato kuan mga bayong at native bags talaga bestseller sira. One of the most avid fan and promoter of Northern Samar products are the governor himself and his wife, Miss Blessy. San congressman pa si Governor Edwin Ong, sira ni Madam Bless. Nadaran nera sa ato pili sa Canada, mali sa Singapore, sa Hong Kong, ato nga mga countries nga dam a Filipinos. Tapos nakapagdara na sira sa ato, pinangat nga sa Spain. Ang latest, pagkato na sa Germany ba, gimpakilala na dito ato pili. So ini nga mag-asawa, may napag-asa sa natong mga entrepreneurs, hindi mga small-time entrepreneurs na makakadto na sa international market ato produkto. To ensure the prompt, timely, and efficient delivery of employment service, the Northern Samar Public Employment Service Office consolidates labor market information, facilitates referrals and placements, and conducts career guidance and employment coaching. Activities related to LMI are building partnerships or linkages with private business establishments to be able to solicit job vacancies on a regular basis, provide employment information services to job seekers, and recruitment assistance to employers and generate labor supply and demand. For 2019, meron tayo nakuha na around
649 mga job vacancies. Hindi pa dito kasama yung mga job vacancies na nasolicit natin during the job fair. On the other hand, career guidance and employment coaching provide coaching and mentoring potential job seekers and students intellectually and psychologically to make decisions about their careers and plans and act in realizing it. We are trying to focus our career guidance activities, employment coaching activities to remote areas of the province. Baka kasi ang alam lang nila na trabaho is ito lang. Ganito lang yung mga career kasi ito yung nakikita lang nila sa community. Pero marami pa palang iba. So, we try to go deeper. We try to go to rural areas, to rural communities to conduct career coaching and employment activities. The NSPESO also performs ancillary services like the provincial government-sponsored free let review program, PRC mobile service, and the conduct of the board licensure exam for professional teachers in the province. For 2019, we have more than 6,000 examinees na nandito sa atin nag-take. And hindi lang yan mga taga Northern Samar. Okay? Meron tayong mga examinees from nearby provinces, Calbayog, City, and Eastern Samar. For our review classes, the PGNS initiated review classes, we have around more than 100 passers already for 2019 alone. During the mobile services, aside from filing of applications for teachers, PRC personnel from the regional office also accept other application services, renewal of licenses, authentication, initial registration, and other services of the PRC. As a response to the COVID-19 crisis, the NSPESO and PLDO adopts new strategies in order to fulfill their mandates of providing livelihood and employment to Nortihanons. Because of the present situation, because of this pandemic, yes, we are having a hard time in adjusting because most of our activities are mass gathering. So, and we know for a fact that many business establishments are closing because of bankruptcy. We are advocating on livelihood activities. Kasi pag nagkaroon sira, napag-create sira livelihood activities, magiging self-sustaining sira. Diba? Hindi na sila, hindi na nila kinahanglan nga magkayon employer. Sira mismo, magiging employer sa sarakalugaringon. So yan ang second semester. Yon lagyapon kami dito nga training, pero mag-focus kami yan ako nano na mag-online selling na kasi ang mga kuan producers ta mag-survive la sira. Kay pag emergency meeting namo, aka na ra problema. Waray napalit lugi sira. Kaya maghimo man sira, wala man mapalit. Kaya ang local market man, diri na maiton mo, papalito na ra kundi ang pagkaon na. Tapos maanlas, ngayon kami sini nga, tahi kontra COVID. Maghimo kami sin mga kuan, mga native nga face shield. Instead of this one, tikog ito ni bubutang na mo. Katapos, mga PPEs, aamo kuan, akarang namo ko ta ma-approve din namo proposal kay nalilipay kami yung magtatay PPE sira itong mga superheroes. Lastly, the Youth and Education Subcluster aims to equip the Nortihanon youth with a good quality education and lifelong learning to prepare them in the global arena. Governor Edwin Ongchuan believes in the vital role that the youth plays in the rise of Northern Samar as a progressive province. I was assigned as Provincial Youth Development Officer. In addition to my functions as Provincial Information Officer by Governor Edwin Ongchuan, at the onset of his term as governor. So from then on, and focus good sa PYDO, based on the SK reform law, is to
manage or mao an mag hatag focus ng manginano sa aton mga kabataan. Primarily, adagod sa amo office na lodge and registration sa youth organizations. This is the prerequisite para sa iyong organisasyon kilalanon ng maging miyembro sa Provincial Youth Development Office. Secondly, manginano sa S-case. Pagtulo, gindagdaglat sa amo opisina ang panginano sa mga scholar sa probinsya, na kundiin mga 6,000 nga beneficiaries. Ngan panupat, magtindog or mag-organisa sin mga youth organizations na makakabulig para mag-implementar sa development agenda sa province. So these are our main functions. Kaya nga ni, with this cluster approach, my first proposal is baguhon ang mga palisiya. Kaya ni, naghampag kami ni Board Member Joma Vicario, who happens to be the Chairman of Committee on Education, na baguhon natin ang ordinance may tungkol sa eskola ng probinsya. Kay di rala dapat na natin scholars maging recipient sa programa, kundi makagbulig sa aton, maging partner natin pag-implementar sa iba pa ng programa sa era ay kasi mga batanong. Though human development and poverty alleviation is a long and continuous process, the provincial government of Northern Samar will continue to work in order to improve the overall quality of life of all Norteñanos. Asahan natin na sa unang termino ni Gov. Edwin, malayo at marami ang maabot ng kanyang administrasyon dahil maayos nating plinano at maayos nating isinagawa ang mga programa at proyekto ng gobyerno para sa tao. With the Human Development Poverty Alleviation Cluster, I'm confident that we can be progressive and we can attain our long-term vision to be Marigon, Mainuswagon, and Malipayon.